Nakakita na ba kayo ng isang gulong na nambabawi ng buhay? Oo, gulong lang, walang sasakyan. Tungkol ito sa isang gulong na nasa gitna ng isang disyerto na bigla na lang gumalaw at nagkabuhay. Bilang isang gulong, pagulong-gulong lang siya papunta sa kung saan man. Pero habang gumugulong siya, napahinto siya nang meron siyang makitang isang bagay at dito nga niya naisipang sagasaan at sirain ito. Dahil sa ginawa niya, dito siya unang nakatikim ng pakiramdam ng may sinisira or dinudurog. Hindi nagtagal, umatake din siya hindi lang sa mga bagay kundi pati na rin sa may mga buhay katulad ng mga alakdan, mga rabbit, mga ibon at eventually mga tao. Sa sobrang nagustuhan ng gulong yung ginagawa niyang kasamaan, mas lalala pa ito nang mapunta siya sa isang lugar na puno ng mga tao. At wala silang kaalam-alam na meron palang isang serial na isang gulong na gusto silang bawian ng buhay. Title ng movie, Robert 2011. Sobrang tagal ko nang gustong panoorin to and finally napanood ko na. Sobrang na-amaze ako kung paano nila napagalaw yung gulong na to. Ang ganda ng pagkakagamit nila ng CGI and VFX na seamless lang and realistic naman. Nakakatawa nung unang beses nating nakita yung gulong na ang bait pa niya tapos ang saya pa ng tugtog. Tapos patumba-tumba pa siya na parang kakagising niya lang na parang siyang si Bambi na akala mong hindi makatayo. Sobrang ganda ng pagkakagawa ng galaw ng gulong dito. Kung syunga lang din ako, baka maniniwala kung gumagalaw talaga yung gulong eh. Tawa din ako dito sa scene na to na hindi ko talaga in-expect na umiinom yung gulong. Oo, umiinom siya na maririnig mo pa yung paglagok niya na mapapaisip ka saan mapupunta yung tubig na iniinom niya and saan siya umiinom? Saan yung bunganga niya dyan? Tapos dito, bukod na nga sa buhay na nga yung gulong, may powers pa siyang telekinesis ba yun? Meron kasi siyang powers dito na kaya niyang mandurog ng mga gamit or literal na mga ulo ng tao gamit lang yung utak niya. Nagtataka kayo sa nakalagay yung utak niya, hindi ko rin alam. Ito yung klase ng movie na sa sobrang unique, talagang tatatak sa'yo and hinding-hindi mo makakalimutan. Sunod na ata tong kakaiba maliban doon sa may frigidaire, tapos doon sa isang nangahampas ng kutsara, pero mas kakaiba pa rin to. Sobrang brutal ng gulong na to na nagpapasabog siya ng mga ulo. Ang nakakatakot pa sa kanya, paano mo lalabanan yung isang gulong given na gulong nga siya? Ano gagawin mo? Faflatan mo yan? Kaya wala talagang panama dito sila Jason, sila Ghostface, sila Michael Myers. Wala, talo sila kay gulong. At si Leprechaun, isali mo na, wala pa rin. Tunayan ng movie na to na as long as unique and kakaiba yung movie mo, meron talaga at merong manonood. Or baka ako lang yung nanood. Kaya panoorin nyo na. I know sasabihin ng iba dyan na mukha namang pangit and boring, walang kwenta yung story. Well, partly, oo. On which nag-disclaimer naman sila sa simula pa lang. Kasi diba, sinabi na nga nung pulis sa may umpisa na marami talagang nangyayari sa mga movie for no reason lang talaga. Kumbaga, nangyayari lang yung mga bagay na yun sa movie dahil wala lang. Kasi kahit ako mismo, marami akong tanong sa movie na to. Like, bakit gulong yun ang babawi ng buhay? Paano siya nabuhay? Bakit may mga tao sa gitna ng disyerto? Bakit may mga upuan sa gitna ng kalsada? At marami pang iba. And katulad nga nung sinabi ng pulis sa may umpisa, wala lang, for no reason lang. I know, medyo stupid yung statement na yon para i-justify yung absurdity ng film. Pero may exception dito kasi self-aware naman yung movie so it fits pa rin yung narrative ng buong movie. As a film student, ganito yung mga film na gusto kong magawa sa may film school na simple lang and maaalala mo talaga yung story. Kasi madami ka nang nakita mga movies na tungkol sa mga love triangle, mga tungkol sa kahirapan, mga love stories, mga kabet, mga superheroes, pero wala ka pang nakikitang movie tungkol sa isang gulong na marunong maligo. Isipin mo kung magkatotoo man to, paano mo sasabihin sa mga pulis na ano itsura ng suspect? In terms of story, okay naman sana yung simula ng film hanggang bandang gitna, actually na-enjoy ko yon. Pero yung third act lang, doon lang talaga siya naging all over the place na parang tinamad na. So maganda nga ba yung movie? Pwede na. It's not a great film but it's unique and pwede ng pagtiyagaan. So with that, ang torta rating ko, actually medyo nahirapan ako dito. Lagay na lang natin siya as 5 out of 10. Hula tayo ng mga artista. Hinto ako pag di ko nakilala. Charlie Puth, Tom Holland, tsaka si BJ Novak. Uy, galing ko. Si Paul McCartney, si Christopher Walken, and Ryan Reynolds. Charlie Day? Sino to na sa gitna? Hindi ko yung kilala. Si... Hindi ko lang ka.